Oo, lahat. Ang tayong lahat, si Yesu Kristo'y namunay, nanay sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nagpilang sa ilibos niyang bayan. Nagpapuri mga hihira sa iliwa. Alam tayong lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisahan ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Webis tayo ng ika-apat na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Isama natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pamansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon manakiisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine. Mga kapatid, sa gawa ng mga apostol, sinikap ng mga apostol at ng mga alagad ng ating Panginoong Hesus na ipalaganap ang mabuting balita sa lahat ng tao. At si Bernabe at si Saulo ay nagpunta sa iba't ibang dako upang itidalhin at isinama nila si Marcos. Sa ating Ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Marcos na kailangan na ating ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon sa lahat ng dako at sa lahat ng sangtinakpan. Sa buhay natin, tayo ay sinusugo ng ating Panginoon na ipahayag ang mabuting balita sa kanyang pagliligtas para sa lahat ng tao. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating karupukan at kahinaan, tayo ay nagkasala. Dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos, sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong inalulugdan na. Pa namin, pinarangal pa namin, sinasamba pa namin, ipinagbubunyi pa namin, pinasasalamatan pa namin,
dahil sa dakila mong angkin, Panginoon Diyos, Hari mo lang, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoon Jesucristo, itong naada, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan, saan ibutan, maawa ka sa atin. Ikaw na nag-aalis ang aming kaibigan. Ikaw na nagulukmok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangirihan, iyong idinangal si San Marcos na naging tagapaghatid ng mabuting balita sa iyong kagandahang loob. Hing naming kami na sana'y umunlad sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman upang ang mga yapak ni Kristo ay matapat naming sundan sa pamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa. Ayon sa nasusulat, kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at ali-aligid na humahanap ng masisila. Labanin ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapitid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan, at isang saligang matibay na di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kasama ni Kristo. Sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos na kung pinagkakatiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinakamusta kayo ng mga kapatid na nasa Babylonia, mga hirang na Paris ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo.
Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig kong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Iyong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Maawit silang nilikha sa langit, ang iyong ginaway siyang dinadalit. Ang katapatan mo poon ay inaawit, sinong kaparis mo doon sa itaas? Walang ibang Diyos na iyong katulad. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa'yo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka, at sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ikaw ay pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang sumampalataya at mabinyagan ay maligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maano, dumampot man ng ahas, uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila ang Panginoong Hesus ay inakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinutulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatutuhanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Webis tayo ng ika-apat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Ang ngayon, 25 ng Abril,
ay atin ding ginagawa ang pagdiriwang sa kapistahan ni San Marcos, isang manunulat ng Ebanghelyo o mabuting balita. Ang paksa po sa ating mga pagbasa ngayon ay tungkol sa pagpapahayag o dili kaya ang pagtuturo sa Ebanghelyo. Sa salitang Hebreo, ang pagpapahayag ay matef. At ano yung ipapahayag nila? Ay Dabar Adonai. Hindi po kasi binibigkas nila ang salitang Yahweh sapagkat napakabanal po. Kaya ang Yahweh sinasabi ng Adonai. Kaya matef, Dabar Adonai. Pero ang ating mga pagbasa ngayon ay nasa Koinokona Griego na orihinal na pagkasulat. Sa orihinal na pagkasulat ay ang pagpapahayag ay kereso. Kaya po sa ating unang pagbasa, sa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 5, verso 5 hanggang 14, ginagawa ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng dako. At lahat ng mga nakarinig nito ay naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. At kasama na roon ang mga pagpapahayag ng mabuting balita si Marcos na tinuturing ni San Pedro na kanyang minamahal na anak. Siya yung, ayon pa sa tradisyon, siya yung sumusulat sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Sa atin pong Ebanghelyo ngayon ni San Marcos, Kapitulo 16, versikulo 15, sinasabi po ng ating Panginoon. Noong nagpakita siya, ibig sabihin, ito yung pagkatapos nung siya ay nabuhay muli, nagpakita siya sa 11. Bakit po 11? Wala na po si Judas. At sinabi niya, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang lahat ng mabuting sa lahat ng mabuting balita. Pero ang orihinal na salita dito ay ang kerisate na mula sa keriso. Hindi sana ipangaral ang kasi pag ipangaral ito ay tungkol sa pag-aaral, pero ang salitang ginagamit dito ay ang keriso. Pagpapahayag. So dito po humayo kayo ang ipahayag sa lahat ng nilalang ang mabuting balita o Evangelion, mabuting balita. Itong mabuting balita ay una sa lahat ang ating pagpapahayag na ang Diyos ay may dakilang pag-ibig sa atin na atin po napakinggan sa ating Salmo 88. Ito po ang pagpapahayag na dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, tayo nilikha na kanyang kawangis at larawan, ngunit tayo ay pumili pa rin, nagpasya pa rin ang unang mga tao sa kasalanan. Kaya nangako ang Diyos na iligtas ang lahat at ang kaligtasan ito ay kanyang pinapahayag sa pamamagitan ng mga propita. Kaya mga propita, sila'y nagtuturo ng Dabar Adonai. Ano po yung Dabar Adonai? Dabar, salita. Salita ng Panginoong Diyos. At itong salita ng Panginoong Diyos ay ang mga salita na nagtuturo sa lahat ng tao na ginagabayan mga propita na sila'y babalik sa Diyos upang mamuhay sa matuwid. Ngunit karamihan sa mga propita ay pinahirapan o pinapatay. Kaya hindi rin nagkaroon ng mabuting, masabi natin mabuting resulta ang lahat ng ginagawa na ng mga propita na sinusugo ng Panginoong Diyos. At dumating ang ating Panginoong Hesus na siya yung binigkas na salita. At itong binigkas na salita ay nagkatawang tao upang siya na ang magpahayag sa Ebanghelyo o mabuting balita. Kaya sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, tinasabi
na magkaroon ng kiniksatito evangelion, sinasabi ng ating Panginoon na ipahayag ang kanyang mabuting balita na maganda naman, pagtingnan po natin sa Latin, predicati evangelium. Lahat po tayo ay sinusugo ng ating Panginoon na ipahayag ang kabutihan ng Diyos, ipahayag ang pag-ibig ng Diyos, ipahayag ang kaligtasan na hindi po madali sapagkat binayaran ng buhay ng ating Panginoong Hesus upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan, upang tayo ay makabalik sa Diyos. Kailangan po upang tayo ay magkaroon ng pagpapahayag ng kanyang ebanghelyo, ang una pong gawin natin, makinig. At ano po ang ating pakinggan? Makinig tayo sa kalaliman o sa kaibuturan ng ating sarili o puso. Ang turo ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat ang Diyos nagbigay po sa atin ng konsyensya. Ang konsyensya natin na basta't ito'y puro at dalisay dahil lagi tayong naugnay sa Panginoon, yun po ang magtuturo ano ang tama. At kung ano ang tama, yun ay sinusulat din ng mga banal na tao gaya ng mga propita at iba pang mga banal at mga martir. At itong mga mensahe ng Panginoong Diyos na ibinibigay sa atin ay binuo upang maging matuwid ang lahat at maisa sa tinatawag nating mabuting balita na tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Lahat tayo ay tinuturuan ito, kaya ang kailangan natin makinig. Pangalawa, pagkatapos na mapakinggan ang salita ng Diyos, kailangan nating namnamin. Namnamin o tinatawag na atin pong isaloob upang tumitimo tayo sa pagtuturo ng Panginoon upang lalo pa nating malalaman ano ang tunay na mensahe sa ebanghelyo o sa mabuting balita ng Panginoon. Kapag ka nalalaman na po natin ang esensya o ang tunay na buod o ang tunay na mensahe ng ating Panginoong Hesus, atin pong baguhin ang ating sarili ayon sa kaluuban ng Diyos. At kung nagkaroon na tayo ng pagbabago o pagbalik loob sa Panginoon, atin po itong ipahayag. Dito po natin ang salitang matef o keriso o predikare o preach o pagpapahayag na dapat natin gawin sapagkat iyon ang magpapalalim din sa ating pananalig sa Diyos. Upang maging maayos pa ang ating pagpapahayag ng Ebanghelyo, magkaroon tayo ng panampalatayang marubdob na kung saan atin pong tinatanggap ang Panginoon na siya yung laging gumagabay at tayo ay magkaroon ng kabukasan sa ating puso't isipan upang hayaan natin ang Espiritu Santo o ang diwa ng Diyos nang siyang gumagabay sa lahat ng ating sasabihin, sa lahat ng ating itinuturo, sa lahat ng ating gawin. Kapag ka tinuturo na, ang ating pinapahayag ay tinatawag na kerygma. Kerygma, ito yung dinadala natin na mensahe ng ating Panginoon sa ating kapwa. Upang ang ating kapwa-tao ay makakilala ng Diyos. At kapag ka nakilala na nila ang Diyos, sila po ay pupunta na sa Diyos. Magmahal at maglingkod sa Kanya. Ang atin pong tunay na misyon ay tayo ay magpahayag ng Ebanghelyo sa iba't ibang paraan. Hindi lang po sa salita, dapat sa buhay natin, dapat sa ating mga gawa. Kapag ka tayo ay gumagawa ng mabuti, ito ay magpahayag pa ng pinakaepektibo at pinakamalakas na pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Panginoon. At ano po ang pinakalaman sa Ebanghelyo? Ang pinakalaman ay iniibig tayo ng Diyos. Kaya dapat lang ibigin natin ang Diyos higit sa lahat. At ating mahalin ang ating kapwa-tao, ang pagmamahal ng ating sarili,
sa paggawa ng mabuti, pagkaroon ng mabuting ugali, pagkaroon ng pagkakaisa at pagtutulungan upang maghahari ang katarungan at ang kapayapaan upang ang Diyos ay maging sentro at saysay o kabuluhan ng buhay. Hanapin natin ngayon ang pagpapahayag ng mabuting balita sa mga paraan na kaya natin. Kayong mga magulang, ipahayag ninyo ang mensahe ni Kristo sa inyong mga anak. Hindi lang sa mga salita, bagkus sa gawaing mabuti, paging uliran at responsable ng mga magulang. Kayo na mga guro, ituturo sa inyong mga estudyante ang mabuting balita ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpaliwanag ng Ebanghelyo ng Panginoon at pagsabuhay mismo sa buhay ninyo. At kayong kung ano man ang inyong mga katayuan sa buhay, manggagawa man, magsasaka, opisyal sa isang grupo, nagtrabaho sa kung anong opisina, o anumang negosyo ang inahawakan o ginagawa, ipahayag na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay nagmamahal sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Sa ganitong paraan, ang Ebanghelyo ng Panginoon hindi lang na isabuhay natin, na ituro natin, at na ipahayag sa ating kapwa-tao. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ipinahayag ni San Marcos ang mabuting balita ng tunay na Mesiyas, si Jesus na Kristo. Hilingin natin sa Ama na dinggin ang ating mga kahilingan para sa isang mundong nangangailangan ng pag-asang hatid ng Ebanghelyo at atin pong itutugon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at tapat na pangangalaga sa mga itinatakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga lumihis sa matuwid na landas, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol na tumatawag sa kanila para magbalik sa kanyang kawan. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng Panginoon na nananawagan sa kanila sa pagbabalik loob at sa isang buhay na nakatalaga sa paglilingkod. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang lahat ng nagdurusa o may karamdaman, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pansin na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga yumao, naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang nakasama ang pastol at gabay ng kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Marcos, tapat na ebanghelista, inilapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay na nagtitipon. Katinapay ang magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ni Ambanari. Ama naming lumikha, ngayong aming ipinagkapuri na si San Marcos sa iyong dinadakila, tanggapin mo ang aming pagkupuri at mga alay na inihain upang ang pagpalaganap ng mabuting balita ay maganap ng iyong sambayanan ng buong tiyaga. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pangitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pumuhay sa langit. Kami narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kay kaisa namang helsisi awit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaismitan niyong Espiritu, yung banal, makalob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa mong daigdig. Pusin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at niusin na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid aming naimlay na may pag-asang sila muling mabuhay, ganin lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin napatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang isang sin.
kaisa ni San Marcos at ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, San Pedro Calungsod, at kung lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karagal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sa tugubilin na margaling na utos, sa turo ni Jesus na pinatin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tiyasalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kung buhay ang Panginoon, tinalo niya't kinapi ang kamatayan, kung nasan ang iyong luha sa mata at magsaya, manalig ang buhay ang Panginoon. Ako ay nabuhay, hindi kaiwan. Makasama mo ako hanggang sa wakas.
takot dusan yung ay puso mo iwasan. Announcement, inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan at lalo't higit ang mga deboto ng Mahal na Birhen na salubungin ang pagdating ng Mahal na Birhen ng Antipolo dito sa ating simbahan sa darating na Sabado, April 27, 2024. Ang misa ng pagtanggap ay sa ganap na 10 na umaga at pangungunahan ng ating Reverend Father Rufino Sescon Jr. Mananatili po ang Mahal na Birhen ng Antipolo hanggang Martes, April 30, 2024 at ang misa naman ng pamamaalam ay sa ganap na 6 ng gabi na pangungunahan naman ni Most Reverend Ruperto Santos, Obispo ng Antipolo at susundan ito ng alaylakad para sa kapayapaan patungong Antipolo. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasagawa ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin ngayon sa iyong banal na dambana ay magpabanal nawa sa amin at ang banal na pakikinabang ay magpatatag nawa sa mabuting balitang ipinangaral ni San Marcos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tayong lahat ay sinusugo ng ating Panginoon na ating ipahayag ang mabuting balita o ang Ebanghelyo ng ating pong Jesus Nazareno. Ang kanyang Ebanghelyo ay tungkol sa pag-ibig, buhay, kapayapaan, katarungan, at ang pagkakaisa ng lahat. Naway, ito'y ating ipahayag sa lahat, hindi lang sa salita, bagkus sa buhay at sa gawa. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya, mga bagay-bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kana nagsusumamo sa iyo. Makamtan na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo po ninyo ang mga dalawang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon ito ay maalalang pangakon sa binyag na ikaw ang naibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May hingtaglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus natin. Sinasamba ka namin, ipinuro ka namin, parang mo namin buhay at talitin.
Padre Jesus, sa mo, kasama sa kasalanan. Thank you.